Hello mga kababayan, chill ride at bisitahin natin ang Nuestra Señora de Lourdes Parish Church sa Poblacion, Pulong Sampaloc, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Sa bulubunduking lugar ng Doña Remedios Trinidad, kilala sa acronym nito na DRT, na matatagpuan sa kabundukan ng Sierra Madre sa lalawigan ng Bulacan, mayroong isang lokal na kilala na lugar para sa mga pilgrimages mula noong ito ay itinatag na naging bahagi ng mga debosyon ng Bulakenyo, ang simbahan ng Nuestra Señora de Lourdes de Doña Remedios Trinidad. Ang Birhen ng Lourdes ng DRT ay nakakuha ng maraming mga deboto sa paglipas ng mga taon at mga himala ay nangyayari sa kanyang dambana hanggang ngayon. Ang mga modernong simbahan ay magagandang mga kwadro na gawa sa kisame at mansang salamin na mga bintana. Napakaganda ng ambience at tahimik na lugar.
Ang lalawigan ng Bulacan ay sikat sa maraming siglo na nitong mga simbahan. Ngunit bagamat napakabago, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes ay may sariling pagkakaiba, ang pinakabatang simbahan ng Bulacan. Ito ay matatagpuan sa munisipalidad ng Doña Remedios Trinidad, DRT, na tinaguriang Huling Hangganan ng Bulacan. Ang parokya ay nauna sa simbahan ng 11 taon. Noong 13 ng Hunyo taong 1989, si Reverend Father Salvador Viola ay nagtatag ng isang quasi-parish sa bagong likhang bayan ng Doña Remedios Trinidad at inilagay ito sa ilalim ng pagtangkilik ng Our Lady of Lourdes. Matapos ang 11 taong paghihirap, idiniklara itong ganap na parokya at tuluyang naitayo ang simbahan bilang parangal sa Birhen ng Lourdes. Ang lokasyon ng simbahan at ang luntiang-luntiang nakapalibot ay nakaakit ng mga deboto ng Our Lady of Lourdes, kaya naging popular itong Marian pilgrimage site sa kabila ng pagiging bago nito. Ang simbahan ay kilala rin bilang Mama Lourdes ng Sierra Madre, isang simbahan sa Burol. Ang imahe ng Nuestra Señora de Lourdes ng Doña Remedios Trinidad ay kasalukuyang nakaluklok sa pangunahing altar. At habang ito ay nananatiling tapat sa iconografiya ng Our Lady of Lourdes, mula sa puting damit at belo, isang asul na sintas sa kanyang baywang, isang rosaryo sa kanyang braso at dalawang gintong rosas sa kanyang mga paa, ang damit ng patroness ng DRT ay Filipino-inspired. Maraming mga himala ang naiugnay sa pamamagitan ng pag-ulit na ito ng Mahal na Birheng Maria bilang Our Lady of Lourdes. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay tungkol kay Rodolfo Torres ng Paco, Maynila na ang mga bato sa Abdo ay iniulat na mahimalang gumaling matapos siyang sumabak sa isang pilgrimage upang parangalan ng Our Lady at humingi ng pamamagitan sa kanya. Ang debosyon sa Nuestra Señora de Lourdes ng Doña Remedios Trinidad ay patuloy na lumalago, kung saan mas maraming deboto ang dumagsa sa simbahan na naghahanap ng kagalingan at kanyang mga pamamagitan para sa iba't ibang problema. Ang araw ng kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang noong 11 ng Pebrero.